Hey guys, what's up and welcome back to Filipino Millennial Mindset Podcast, a podcast dedicated to sharing lessons, experiences, and conversations in hopes na ma-expand yung mindset ng millennials and hopefully other generations as well. And today, ang pinaka-topic natin is something na dati is para sa akin ay walang laman, na napapaisip ako lagi, ano ba talaga to? Ano ba talaga to? And yun ay yung idea of knowing yourself. And ilang basa natin na ulit-ulit naririnig sa siguro sa mga linya sa movies na don't forget who you are. Ako narinig ko yung madalas. Tapos yun nga yung advice na you must know yourself. Narinig ko rin lalo na sa social media, sa YouTube. Ilang basa ko nang naririnig. Pero dati para sa akin wala siyang laman. Pero ngayon nagigets ko na ano ba talaga yung importance niya. So kung tingin mo parang nakaka-relate ka na para sa'yo din, parang walang laman yung advice na you must know yourself para sa itong episode na to. So, Philip, ikaw ba, anong experience mo with, you know, masasabi mo bang may times na before, talagang masasabi mo ngayon, di ko alam yung sarili ko dati. Di ko kilala yung sarili ko dati. I don't know myself before. And how that has evolved now? Oh, para sa akin, like, everybody's gone through that. Makikita mo sa sarili mo pag may problema ka, going through breakup, loss of job, loss ng tahanan, financial worries, yung mga ganun. Meron time na sigurado ako, nasawado ako. I'm like, anong gagawin ko sa buhay ko? Sino ba ako? Anong purpose ko? Yung mga ganun, di ba? Everybody, especially sa teenage years, malalaman mo ko talaga yung sinasabi ko na, sino ba ako? Yung mga problema na yan, again. And then, really, back in the day, you go, what is the meaning of life? But really, like, you know, who am I? Yung parang mga ganun. In my eyes, you don't really know who you are hanggang ma-experience mo yung pinaka-low sa buhay mo. Kung sino ka sa pinaka-low sa buhay mo, that's who you really are. Ngayon, it's up to you kung babangon ka o hindi. Most of the time, as human beings, talagang bumabangon tayo for survival. And then from there, you build who you are. Yun lang para sa akin. Para sa'yo, though. Para sa akin, huwag gagawin kong talagang personal. Personal yung condition. yung para sa akin to before, pag tinanong ako, something as simple as pag pinapapakilala yung sarili mo, anong hobbies mo, something like that. You mean like para a job interview? In general, pag may nagtanong. Kumbaga, I can't answer that with full certainty na yung sagot ko is always kung ano lang yung maisip ko. Okay, ako si Andro. Ako ay, hobby ko ay mag, dati ah, ako mag, hobby ko mag computer games. Ganun na. Yun na yun. And then, parang ano, pag may nagtanong, sino ka ba? Ang sagot ko lang, ang kaya ko lang isagot, yung pangalan ko. Yun na yun, hanggang dun lang. Kumbaga, I can't go deeper than that. You know what's funny? Pangalan mo, si Kim. Di ba si Kim? Mm-hmm. Your friend Kim. So, nung one time, he mentioned that he would mag-apply lang siya sa trabaho for fun. Sinabi niya one time, for fun. Kahit makuha yung trabaho, hindi. He just like, ano ko ako yun? No, I just went for the interview. Parang hobby niya lang. In my head, I've met people like that and it blows my mind. Kasi sa interview, I always get the job sa interview. Pero para sa akin sa interview is really hard. Kasi ang pinaka-hardest question sa interview para sa akin is, please introduce yourself. That's the hardest para sa akin. Pinaka-mahirap na sagutin ko yun. Kasi, sabi mo, hi, my name is Philip. I've been doing photography and video for 12 years. I own a company. But that's not who you are. That's what yun you do. That's what you do. So lagi ako nagka-conflict doon. Pero sa interview, yun yung parabang kultura that you say what you accomplished. Oo, no. Diba? Or you say what school you went to, diba? You don't say, like, especially sa interview, you can't say, I grew up in this area, dito ko nakatira, na doon ako lumaki, na ito yung mga values ko sa buhay. You can't say those things. They're looking for achievements, di ba? Kasi it's like the wrong question, di ba? Please tell me what you achieved.
instead of, oh, please introduce yourself and tell me who you are. Diba, mahirap yun. My name is Ting. I'm an alcoholic. I'm a serial killer. Parang ano, diba? Yeah, pero yeah, naintindihan ko siya sabi mo. Kaya it's actually, yung wording lang, ano, napakahirap na, ano, like who you are. Hirap, ano. Parang but people, yeah, go on. Yeah, people never answer sa interview na, hey, I'm Andrew. I am someone who has troubles having tough conversations. Mga ganun, di ba? Hindi ganun yung sagot. You know what's funny too? Alam mo yung, alam mo ba yung AA? Alcoholics Anonymous. Oh, yep. Di ba sinasabi na sa sampa, hi, my name is Adro. I'm an alcoholic. I've been an alcoholic for, ganun. I've met people that attended those things. Sabi nila, ang pinaka nerve-wracking thing is saying those things. Hi, my name is this. I'm an alcoholic. Kasi you're admitting who you are. Oh, no. Sabi nila yung mga, oh, I crashed a car na nakapatay ako na ganyan-ganyan. Sabi nila, hindi yun ang pinakamahirap eh. Pinakamahirap sabihin nila na ito sila, alcoholic sila. I'm an addict, mga ganun, no? Yeah, yun ang sabi nila sa amin, yun ang pinakamahirap sabihin. So yeah, in order, you know, yung nakakatawa, no? Yung katulad nung sinasabi natin na mga, yung, remember I said bodybuilding, di ba? Yung, or yung fitness, take a picture of yourself and put it in front of your fridge o sa loob ng fridge mo para pabukas mo makikita mo yung sarili mo. That's who you truly are. Face yourself. Yeah, like it's hard to face yourself. So imagine somebody asking you, who are you? Who are you really? It's so hard to answer that kind of thing, right? Because you, in order to do that, you really have to face your true self. Diba? No. Damn. Actually, yun eh. Isa sa mga tough conversations na naranasan ko sa buhay ko is yung inadmit ko sa girlfriend ko na agnostic ako, yung beliefs ko. Kasi that's who I am eh. Oh. I remember she said she cried, right? Oh, yeah. Siya. Kaya sobrang mahirap nga. hindi lang harapin yung sarili mo but also i-share sa ibang tao na this is who I am. Parang yung pa lang, yung harapin mo pa lang yung sarili mo, medyo mahirap na. Paano pa kaya yung sasabihin mo siya sa ibang tao? Mm-hmm. Diba? Kaya yung decisions ko sa ngayon, sa buhay, hopefully, naka-align siya sa yung type of person na gusto ko maging. Hindi yung kung ano lang yung tingin ko. As medyo mahirap siya gawin. It takes a lot of awareness, self-awareness. A good example is yung man, exercising. Never kong inakala sa buong buhay ko na magiging part siya ng buhay ko. Na in something that I do. Why? How I knew myself before. Kung ano yung pagkakakilala ko sa sarili ko before na mataba. Kain na ng kain. Tapos tamad. Hindi maka-accomplish ng kahit na ano. Hindi kaya tapusin ng kahit na anong sinimulan. Yun ang pagkakakilala ko sa sarili ko kasi yun yung results ko eh, na no matter kahit baliktarin ko yung mundo, yung results ko ngayon, yun yung resulta ng... So that's who you were? Oo, that's who I was. Para sa akin kasi, ano eh, I've been training for a long time, simula ng bata pa ako. Para sa akin, yung nawi-weirdan ako sa mga tao sinasabi na I can't train. Kasi parang tinanong buhay ko yun na parang bang napakadali. And then hinahanap ko. No, that's how I feel tapos, now. Yeah, so ang laki ng diferensya, di ba? Pero so sa akin, nawi-weirdan ako sa mga tao sinasabi nila na I can't see myself training. I can't see myself getting... Parang bang sinasabi, I don't wanna get better. Parang ganun. So, pero bago mag-click off yung mga people na nakikinig na nandun din sa stage na yun, ano eh, I can relate to them kasi galing ako sa obesity rin. Hindi lang mataba, obese, hindi naman super, pero andun ako sa point na yung BMI ba yun? Ang in-indicate ng BMI ko ay obese ako. 35 pounds over your body weight sa obese. Yeah. So, isa yun sa pinaka-important na realizations ko is kaya ako hindi masaya kasi yung ginagawa ko on who I thought I was is hindi yun yung gusto ko talaga. Alam yun? Kaya nung nag-lose ako ng weight, ang reason ko is hindi external reasons na dahil nai-insecure ako. Na, kasi ilang beses na may nagsabi sa akin na antaba mo na.
sinasabi ng talaga dinidiretso ka? Oh. Sina tatay ng girlfriend ko sinabi sa akin mismo na toy, ano yan, ubis na yan, hindi na mataba yan. Hindi lang sinabi niya sa akin yan. Pero hindi pa rin naging enough yun para i-push ako na mag-lose ng weight. Nasaktan ka? Siguro at that time. Parang nasasanay ka na. Mixed emotions siguro. Na para sa akin, nagigets ko na ganun siya ka-straightforward dahil sa age niya. Dahil siguro matanda na siya. And at the same time, yung lola ng girlfriend ko naman, yun talaga, paulit-ulit, dinidiretso ako. Taba-taba mo na, taba-taba mo na. Pero again, hindi pa rin yun ang naging enough para i-push ko na maging part ng buhay ko yung exercise. Ang nag-push talaga sa akin is kung ano yung nararamdaman ko about myself nang ako lang, mag-isa, walang ibang tao, and I look at myself in the mirror. So when you face yourself. Yeah, oo. Doon ko nalaman na kung ano ako ngayon, kung sino yung tingin kong ako ngayon, hindi ako masaya. So that yung paulit-ulit na feeling na yun every time na tinitignan ko yung sarili ko sa fitting room ng SM, mag-fit ako ng damit na hindi kasha. Kasha man pagdating sa tiyan, hapit na hapit. So yun yung mga times na talagang napapabuntong hininga lagi ako, ha. Ganun. Tapos yun na yung nag-push talaga. Na tapos sobrang naging malaking tulong yung mga natututunan ko about developing habits and unlearning old habits. Kasi para nagkaroon ako ng tool belt on how to finally be the person that I want. Unti-unti, hindi naman biglaan, unti-unti. And paano huwag ka ma-intimidate na sumuko ka agad. Kasi andali, lagi natin naririnig na unti-unti ang progress. Pero every time titingin ka sa salamin, tapos hindi mo nakikita yung agad yung progress na gusto mo, napafrustrate ka. So dahil sa mga sa bagong tools na meron ako, yung learning about new habits, natutunan kong maging more consistent, maging more considerate sa sarili ko. Ulit-ulit ko sinasabi, ilang taon mong nagain yung weight na yan, hindi na mawala ng bigla-bigla. Kailangan mo ng time. So, yun. Tingin ko, ano pa rin ako ngayon, considered overweight. Kasi, malaki pa rin, may bilbil. Pero compared to before, sarap sa feeling na dami ko nang nasusuot. And, yung feeling ko na tinitignan ko yung sarili ko sa mirror ng ako lang. Importante to, ha? Ako lang. Walang opinion ng iba. Walang external validations. Ako lang talaga. Mas komportable na ako sa sarili ko. So, hindi ko ma-adapt or ma-incorporate yung exercise sa buhay ko kung hindi ko nakilala yung sarili ko na I'm someone na hindi talaga masaya sa kung ano ako ngayon. Doon nag-start sa awareness na yung feeling na yun. Talagang nag-take time ako, ba't ko ba nararamdaman to? Sinasabi ng iba, dapat mahal mo sarili mo, know yourself, parang be yourself. Pero hindi nagka-click eh. I'm curious, 'di ba? Once you found that out, nagsimula ka mag-training. Yung mga ibang tao, merong phenomenon dito eh, January 1st, yung mga resolution. Mm-hmm. That's yung mga time na yun, they go, "Oh, I had enough. I'm gonna work out." So yung gym membership from January, nagsa-spike up. Yeah. Sa mga fitness gyms, 'di ba? Nagsa-spike up 'yan. By the time February ends, it's all down. Yung sa'yo, when you started, how did you keep going? Kasi may ibang tao, they go, "I'm gonna train now, I'm gonna change my life." And then they go up, and after a few weeks, they peter down. So how did you, do you remember the first few days na nagsimula ka? Yung first few days, parang sheer discipline lang na talagang regardless ko anong maramdaman mo, gawin mo yun. Na hindi siya pang long term. Pero nakatulong siya to build the momentum. Ang nakatulong sa akin na for the long term is, there's nothing else I'd rather do. Kasi pag naglaro lang ako, let's say, computer games talaga, habi ko before. Yeah. Pag naglaro lang ako at di ako nag-exercise, yung mararamdaman ko after ko maglaro, I feel crap about myself. So, nire-remind ko yung mararamdaman ko pag I did this rather than exercise.
Then nare-remind ko yung sarili ko nun. Okay, so mag-exercise na lang ako. Kung maglalaro man ako, I make sure na ginawa ko muna yung exercise ko. Kasi ano eh, nakikinig ako sa sarili ko every time na may ginawa ako na I don't feel good about myself. So every time na, let's say, nanood lang ako, magdamag, naglaro lang magdamag, or for extended period of hours, tinitake note ko yun na okay, naglaro ako for 2 hours straight. After kung maglaro, I feel like I wasn't productive. Hinahanapan ko yung sarili ko ng productivity. So, yung feeling na yun at the end of everything that I do, parang yun yung basis ko nga na whether to do something or not. And yun yung nakakatulong para sa akin na piliin na lang mag-exercise. Kung gusto ko mang maglaro, after na lang as a reward. And yung reward na yun, hindi siya extended na sobrang 3 oras. Kasi kilala ko na yung sarili ko na kung maglaro ako ng 3 oras, I'll feel bad about myself later. Alam mo yung okay. Na, parang medyo nakukuha ko na yung ba? Mahirap eh. Kasi madali mag-self-indulge. Pero nakukuha ko na ako yung parang cap na when I exceed this amount of hours, doon na nagsastart yung guilt. Doon na nagsastart yung sana iba na lang ginawa ko afterwards. So yun. Malakas ang guilt mo. Malakas talaga. And yun nga, nag-take inventory ako kung lagi tuwing mararamdaman ko yun. Parang yun nga, unti-unti ko naunawaan kung sino ba ako na okay, I'm someone that feels guilt for playing excessive hours of video games. So, ang makakatulong is huwag mag-excessive hours ng video games and siguro gawing reward siya for exercising or doing something else na productive. Why do you feel guilty playing video games? Yung mga say, mga bata dito, they play all day, man. Yung para bang naging normal na is part of life. Bakit sa'yo, when you play video games, you feel guilty? Isa yun sa hindi ko ma-explain before na parang naglalaro na lang ako dahil yun lang yung nakasanayan ko. Pero hindi ko na na-enjoy yung ginagawa ko. So nag... To pass the time. Oo. Oh. Kasi wala akong nakikitang resulta sa buhay ko. Ngayon na, realizing that. Pero yun yung paulit-ulit kong nararamdaman every time na naglalaro lang ako na hindi ko na na-enjoy at some point. So, nagtataka ako bakit ko nararamdaman yun. And ang tagal-tagal for so long kung di maintindihan. Tapos, trying something new, parang nabuhay ulit yung passion ko. Kung, yung feeling na alive. Di ba, nag-try akong mag-YouTube, maging vlogger. Nag-try akong, eto, podcasting. Tinry ko to. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin. And okay naman ako. I feel like it's something that magiging parte ng buhay ko. So, tuloy-tuloy pa rin siya. Pero yung pag-YouTube ko, even though yung YouTube channel ko may 1,000 subscribers na, hindi ko na masyado pinipay attention kasi nagte-take time away siya from peace of mind ko eh. Parang ang tinitignan ko na lang yung metric, hindi na yung gusto ko ba talaga to. Yeah. And yung business, yung coffee shop, isa yun sa talagang alam ko na ngayon na panghabang buhay ko siyang goal. Business in general. And bago tayo mag-record, di ba, na-share ko sa'yo na ngayon nauunawaan ko na ano ba talaga yung ibig sabihin ng mga speakers when they say build your not to-do list. So parang unti-unti ko na out of knowing myself, inaalis sa buhay ko yung excessive things na ginagawa ko na nakaka-apekto sa progress ko sa mga gusto ko talagang gawin. Video games is one of those things na nakaka-apekto sa gusto ko talagang gawin. Hindi ko siya tinake out of my life totally. Kasi, kung kilala mo talaga sarili mo, alam mo pag stress ka na talaga and you just need to take a quick break. And para sa akin, paminsan-minsan video games yung outlet. Pero not to the point na I'll feel guilty dahil naglaro ako excessive hours. Ganun. Ang sa akin siguro, kung maramdaman mo yun, hindi mo mapapaliwanag, pero maging aware ka. Pakinggan mo, huwag mong baliwalain para matutunan mong makilala pa yung sarili mo. Siguro kung katulad ko yung listener at naging daily driver niya lang yung video games kasi yun lang yung ginagawa nila nung bata pa sila. Eh, pag nararamdaman mong hindi ka na nag-enjoy, pay attention to that. Makinig ka, alamin mo kung bakit. Hindi, huwag mong baliwalain at continue ka lang maglaro even though you feel unproductive and guilty.
Alam mo, you know, yung year na nagtigil ako ng video game is 2004. Tagal na. Kasi na-realize ko, one day, naglaro kami ng kaibigan ko sa bahay namin. I told you na wala ako sa, nagsarili ako ng 18 ako sa, mayroon ako sariling apartment. So, naglaro kami. Tinatapos namin Final Fantasy 7, I think. Yeah. After a while, so we go, anong oras na? Yan. Tapos napatingin ako sa yung may date na calendar na automated. Hindi ko alam, 3 days na pala kami naglalaro non-stop. Nagpapasapasan lang kami ng ramen. So, para tinatapos. After that, na na-realize ko yun, na nangako ko sa sarili ko, I won't play video games anymore. It's not because I was wasting my time. It's not that. Hindi yun na naisip ko. Ang naisip ko kasi ganito, yung video games, you have to finish and accomplish something. So when you finish and accomplish something, you're being a goal. Diba? The problem is, that's not real. It's not real. So instead of some people, sa tunay nilang buhay, they have a hard time achieving what they really want. Kung kahit na malilit na goal lang yun, their escape is going to video games and finishing something there and accomplishing it there. Problema nun, it's not real. It's the same as watching pornography. It's not real. So you're wasting your dopamine na release for something that's not real. You finish a level that you're like, wow, I finished, I celebrate. Pero it's not really supposed to be celebrating because you really didn't accomplish anything in your real life. Kasi sa buhay mo, sira-sira, pero napapa-involve ka masyado sa video games kasi doon ka nag-accomplish ng whatever things na ma-accomplish mo sa video games. Kaya doon ako humiwalay. Na some people na gusto na lang hobby yun, it's fine. Pero para sa akin, I just see, nakita ko talaga na ano, I'm happy when I finish and accomplish a stage. Pero I'm avoiding finishing a goal in real life. Kaya tumigil ako. Kasi nakikita ko, natatakot ako gawin sa, yung parabang, hindi matatakot or tinatamad o parabang, oh, okay lang yan. Kahit hindi ko na magawa, okay lang yan, ganun. Pero sa video games, kailangan ko tapusin talagang galit na galit ako para matapos ko yung isang bagay. Because there's no risk. You just reset the game. In life, there's a risk. Diba? So, yun. Kaya tumigil ako mag-video game. Nakakatawa eh. Sabi mo kasi, may mga nilalaro ako before na talagang kakainin niya yung oras mo. Yun yung mga uri ng games na pag nilaro ko, I feel guilt afterwards. Kasi, sa sobrang laki ng oras na kinain niya, hindi lang ako nag-recharge, nagsayang ako. Alam mo yun, yung feeling na yung escapism na napag-usapan namin before, kung ang goal ng escapism mo is to recharge para bumalik sa kailangan mong gawin, parang okay siya, regardless kung ano yung type of escapism mo. Pero kung yung type of escapism mo is takes a whole lot away from you para dun sa gusto mong marating, yun na yung hindi maganda. Kasi yun nga, may na-achieve ka nga dun sa escapism mo, pero it's a fake goal. Hindi siya tunay. Kung babalik ka sa realidad, yung gusto mong ma-achieve, walang nangyaring kahit maliit na progress. So yun, umiwas na ako sa games na sobrang laking kinakain sa oras at yung talagang isa sa buhay mo. And I would argue if kung ilalaban mo na yung ibang tao nga, yun ang pinagkakakitaan nila, ang yamanan nila. Well, tanongin mo na yun din ba ang goal mo sa pag-video game mo na maging yun yung source of living mo? Diba? Ibang usapan na yun eh. Some people, tinatrato na nila yung sport, yung game, na talagang nagpa-practice sila, talagang nagte-take time sila. Hindi sila nag... Alam yun? Hindi nila pastime yun. Hindi sila nagkakil lang ng oras. Kasi... Doon papunta yung career nila. Aligned sa career nila yung ginagawa nila. So kung mahirap kung irarason natin na yung ibang tao nga, 'di ba, yun yung kabuhayan, mayaman sila dahil doon. Well, tanongin mo sarili mo, yun din ba ang goal mo? Yun din ba yung path mo? Yun na. Nakita ko yun sa YouTube yung mga gamers na yun. Yung mga professional gamers na kumikita ng malaking pera, nag-compete sila. They don't just play a game, they train.
talagang nag-exercise sila, yung mga kinakain nila, kailangan tama, hydrated sila, yung tulog nila dapat okay. Para sa lang, iniisip ko sila para sa lang race car driver. Mm-hmm. Yung ano nila, di ba race car driver nakaupo, lagi nakaupo. Tapos yung, pero pagka wala silang driving, in training nila, yung mata nila, tinitrain nila yung braso nila, kumakain sila mabuti, tulog sila mabuti. Yung mga gamers na professional na yun, that's their career. Problema sa atin, problema sa ibang bata, they use it, ano, I don't know, it's kind of, I'm conflicted kasi it's sabi nila pastime. Yeah, it's fun, but just don't overdo it. You know, para pang inuman, masarap, pero just don't overdo it. Yeah, simple. You can't prevent that, I guess, nowadays. And doon papasok ngayon yung pagkilala mo yung sarili mo. Alam mo na when to draw the line na sobra na. At, yun ba, tigil ka na. Kaya tanong ko sa'yo kanina, bakit ka na, why did you feel guilty of playing video games? Diba? Kasi dito, I told you, some people don't feel guilty about that. It's part of their life. Naging normalized na. Sa'yo, you felt guilty because, I don't know, baka sa the past mo, sinabihan ka na huwag kang mag-waste ng time sa ganyan, mag-aral ka mabuti, or asikasuhin mo yung buhay mo kaysa nandiyan na lang. You know, tapos naisip mo sa sarili mo, nga, no? Mali nga ito, ano? Tapos, so you have a little bit of guilt at doing something na ganon. That's why I was asking kung why did you have guilt? Kasi dito talaga makikita mo, yung mga bata minsan, matagal na to, pero one time nagpunta ko, wala akong printer sa bahay, so nagpunta ako sa isang coffee shop na may printers. Go, can you print some resumes? Kasi kailangan maghanap ng trabaho. Pagpunta ko doon, piniprint yung, ano, napatingin ko sa side ko kasi nagmumura yung lalaki, mura siya ng mura. Tapos tingin na ako, naka-headset siya, naka-ganon siya, tapos nagmumura-mura siya, ang taba-taba niya. Tapos, na, sa tabi niya, puro chips, bag of chips na bukas, na wala ng laman. Tapos puro Gatorade sa taba, sa tabi. Tapos sabi ko, kinausap ko yung lalaki. Sabi ko, how long has he been here? Sabi niya, last week. Damn. Sabi ko, talaga? Sabi ko, yeah. Sabi ko, how much does he pay an hour? Sabi ko, we have a daily rate, like $12 per day, ganun. Yan. So, hindi na siya umuwi. Dito na lang siya. Sabi ko, talaga, parang natutulog. Matutulog siya sa kanto, like for 2 hours, and it's mag-game na naman. So, iniisip ko siya ngayon. Buhay pa kaya yung bata na yun. So, iba yun. Iba na yun. Obsession, yeah. Pero addiction. sa kanya, ano, there's no guilt. And some kids nowadays, there's no guilt. It's kind of sad, pero I guess it's part of life now. I will, then, maybe later on, pagtanda nila, they'll realize it. Napaisip nga ako eh, na paano, ba't nga ba ganun yung naramdaman ko? Kasi yung lahat ng minention mong yun, wala naman ganun sa buhay ko. Wala nagsabi sa akin na laro ka lang laro. Wala nagsabi, kahit girlfriend ko, hindi sinabi sa akin yun. Parang innate na ako. Kasi yun talaga ako. Kaya ano eh, maybe, eh? Puzzled talaga ako. Ano ba talaga yung know yourself, di ba? Baka isa yun sa mga rason kung bakit kailangan mo i-consider nga na kailangan you know yourself. Kasi yun, yung part na yun, di ko mapaliwanag eh. Ba't ganun yung naramdaman ko? Wala nagsabi, walang nag-push sa akin. Ano nga ako eh, parang since broken family kami, lahat ng freedom, parang nakuha ko na sa buhay ko. So, natry ko na mag-walwal yung teenage years ko, mag-overnight sa ibang bahay ng biglaan, ng lasing, wasak. Ganong klaseng freedom yung naranasan ko sa buhay ko. It's not good, pero it feels good. Pero yun nga, napapaisip ako, ano nagtulak sa akin? Kasi, ngayon napapaisip ako, di ba, agnostic ako, pero ngayon, I'm trying to consider na nakikinig ako, nag-attend ako ng church with my girlfriend, nakikinig ako sa sinasabi ng pastor. And, napapaisip ako lately na yung depression na naranasan ko, baka parang may konting bahid ako ng depression na nilagay ng Diyos. Ganun, yun naisip ko para to guide me. Kasi hindi ko na ma-explain. Hindi ko na alam ano bang explanation ng huhugutin ko. Yun na lang naisip ko na parang binahiran ako ng Diyos ng konting depression para ayusin yung buhay ko. Kasi kung wala yun, wala akong mararamdamang guilt. Yun nga, na whether pag-iinom or pag-excessive video games. Tapos comfortable ka na lang. Oo.
Kaya ano eh, napapaisip din ako bakit yung iba nagagawa nilang, alam yun, magwasak, mag-inom ng sobra-sobra-sobra at maglaro ng sobra-sobra-sobra nang walang nararamdaman na kung ano yung nararamdaman ko nung times na nandun ako sa mga situation na yun. So para sa akin, yun na lang explanation na naisip ko. Baka binahiran ako ni God ng konting ganito para lang umayos yung buhay ko. Not enough to the point na, alam yun, talagang sobrang depressed ako and suicidal na. And that's one of the things na gusto kong i-share sa listeners is, alam yun, yung kung may depression ka, kahit konti lang, at aware ka naman, at nasasabi mo sa sarili mo na, hindi naman ako depressed to the point na gusto ko nang mawala sa mundong to. Although nagkakaroon ako ng ganung thoughts, pero hindi naman to the extreme. Para sa akin, pakinggan mo. Ano bang pinanggagalingan nun? Mahirap siya kasi, well, like we said, yung feeling na ramdaman ko about video games and excessive na pag-iinom, yung guilt, hindi ko na mapaliwanag sa'yo, sa ibang tao, kung ba't ko naramdaman yun. Pero the fact na nararamdaman mo yun, makinig ka. Pakinggan, take time. Mag-journal ka kung kailangan. Basta take time. Take inventory kung ano yung nararamdaman mong emotions and thoughts. When it comes to depression, yung mga listeners, everybody has gone through depression. And if you haven't, tapos madi-depressed ka, yung advice ko sa kanila, look in the internet na kung ng phone number na pwede nilang matawagan. I mean, like, tawagan talaga nila. Kasi kailangan nilang sabihin, mas maganda kung depressed ka na makausap mo, hindi mo kilala. Sobra. Totoo yun. So, kung may hotline dyan sa Pilipinas or wherever country where you're from, tumawag ka lang kasi you have to let it off your chest. Kahit na 1% lang depression mo matanggal, okay na yun. Then from there, you can build on. Mga ibang tao talaga, I've seen, like I've been in shelters, I've seen truly, truly depressed people. I've seen suicidal people. May nakita nga ako, nagganon sa harapan ko eh. Ano? They just needed somebody to talk to. Pero pinakamaganda, kung wala yung kausap nila, hindi nila kilala. Kasi walang judgment eh. Mm-hmm. Yun ang importante eh, walang judgment. But yeah, kung depressed ka, I'm telling you, if you think about yourself 10 years from now, and then you'll laugh at that problem. Tatawa na mo yung problema mo na pinagkakadepressan mo ngayon 10 years from now. 100%. Manaka to eh. Like, isipin mo yung pinagkakalungkutan mo ng mga 10 years ago. No. Pag naisip mo yun, natatawa ka na sa sarili mo, tanga-tanga mo nun. Diba? Parang ganun. So, I know, but time heals everything. You don't have to rush it, but it will get better. I've seen so many people. I've seen so many people na, ano, na depressed and it led to mental problems because they couldn't take it. And then, sa totoo lang, it's kind of bad kasi yung shelter na pinuntahan ko dito, that was back in 2001. Hindi pa uso yung mga ano, mental problem na yan. So, hindi sila kinakausap. Walang counselor. Walang mga ganun-ganun. So, yung mga nakasama ko sa shelter, naging street kids, naging baliw, naging na mental hospital, yung mga ganun. So, kaya nga tinanong ako one time ng kapatid ko. Sabi niya, kasi hindi, sa totoo lang, hindi alam ng pamilya ko yon matagal. Sinabi ko na lang sa kanila nung okay na ako. Tapos yung sinasabi ko sa nila, tumatawa ako kasi para sa akin nakakatawa naman talaga, di ba? Yeah. Hindi naman malungkot, talaga nakakatawa yung nangyari sa akin. Parang comedy eh. Tapos sinabi ko sa nila, ganun. Sabi lang, oh talaga? Talaga, parang nalungkot. Huwag ka malungkot, nakakatawa nga yung mga nangyari sa akin eh. Sabi niya, anong mangyari ngayon? Siguro, you know, hypothetically, kung nanalo ako ng isang katerbang pera, anong gagawin mo? Do-donate mo sa kanila? Hindi, hindi ko do-donate doon. Ang gagawin ko, magtatayo ako ng hindi foundation na talagang mismong class sa loob ng shelters to teach them about mindset and self-development. Hindi trabaho. Hindi, kasi problema doon, they offer you jobs. Oh, magtrabaho ka. Magtatrabaho ka, pero baliw ka naman. Diba? There has to be a pathway sa schools to like self-improvement. Pero wala eh. Hanggang ngayon, wala pa rin. Kaya sa Pilipinas, kaya sa buong mundo, there's no such thing. It's just that punta ka lang sa school for academics, but then they're not really fixing your mind. Hmm. Knowing yourself
Katulad nito, katulad na sinabi natin kanina, knowing yourself is not what you accomplish, is not what you learn in school, di ba? I believe yourself is your values. Para sa akin, yourself is your values. Kasi, example lang para sa akin, I know sinasabi ko yung marami ko, ilang beses ko na nasabi na I was like in a shelter. Never once na malimos ako. My friends, may pupunta lang sila sa kanto, gaganon lang sila, bibigyan sila ng pera ng mga dumadaan, di ba? I couldn't do it. Hindi ko kaya. Kahit magutom-gutom na ako, hindi ko kayang malimos. Iniisip ko dati, pride. Pero kine-question mo ba before? Ba't nga ba di ko magawa yun? Kine-question mo ba? Yeah. Mm. Gutom na gutom ako nun eh. Kasi isang sandwich na, isang araw eh. Sila, tuwan-tuwa sila, $100 sila sa makakalimos. They make more money, malimos, kaysa yung mga tao nagtatrabaho sa opisina. Alam mo ba yun? Mm. Yeah. Yung mga kaibigan ko, nakaka $300 a day. Na grabe. Malimos. Yeah, pero ako, hindi ko magawa. Hindi, isipin mo, hindi, nasa harapan ng mall, may malimos sila. Ilang thousands na taong dadaan. Kung isang thousand people na yun, magbigay ng 50 cents, mga $500 na sila. 50% ng mga lalaki to, is a male, boys, like under 21, shelter. 50% ginagawa nila, 50% hindi. Mm. So yung mga kahangal ko, yung mga batang hindi, ayaw nila. Talaga, hindi mo sila mapapaganon. Ako rin, hindi mo mapapaganon. Ginagawa namin, maghanap kami mga side gig na trabaho. Talagang legit na trabaho. Tapos may sweldo kami ngayon. Diba? Yung mga nalimos, napansin namin after a while, yung confidence nila ang baba. And then after a while, like 10 years after that, nakikita namin sila. Minsan may mga, reunion, gano'n, diba? They have like, meron sila mga pamilya, pero mga ghetto. Alam mo yung, I don't know if you know what ghetto means, pero yung, alam ko. Masyadong vulgar yung salita, walang class, diba? Walang, tapos ano sila, nasa poverty pa rin sila. Canadian poverty, di ba? Canadian poverty. Pero kami naman na hindi na malimos, our status in life is higher, a lot higher. Di ba? So napansin namin talaga, because you're doing that, you lower your value. You really lower your value. Kasi ginagawa mo yun. So which means, sir, your values, you lower your values, your life values. So, yun nga, they don't have the incentive to improve themselves. Kasi who you are now is who you're not gonna be the same person you are tomorrow, and then next week, and then next year. I believe the purpose of life is improving yourself one day at a time. Hindi mo na mapapansin yun, pero hindi mo rin hahabulin yun. It's just natural that you have to strive for happiness, di ba? So yun ang napansin ko doon. I saw the difference. Nakita ko yung diferensya ng... Isipin mo mabuti to. Isa yung... Parehas yung baseline namin. Para kayo nasa shelter, di ba? Walang makain. Walang bahay. Walang trabaho. Walang pera. Walang pagkain. Parehas ng baseline. Pero yung half, mas mataas yung narating. Ito naman, either nandirito pa rin sila or only one step up. Ang laki ng diferensya. The only difference there is not our pride, it's our value. Yung talagang gagawin, yung hindi namin gagawin. Hindi sa anong gagawin namin. It's more like ano ang hindi namin gagawin. Kaya ako tumakot. Ang takeaway ko doon, parang kilala mo, di ba? Although hindi mo rin ma-explain bakit hindi mo magawang ma-afford maglimos even though wala ka na talaga makain. Pero since nakinig ka dun sa kung ano ka talaga na hindi mo gagawin yun, na, parang naging, ewan ko kung naging madali sa'yo or naging madali sa'yo huwag magpadala dun sa kabilang group na nanlilimos. Madali. Ayun, naging madali sa'yo dahil nakikinig ka dun sa kung ano yung values mo at kung ano ka talaga. Kumbaga, siguro by that, during that time, you know yourself, pero without even knowing it. Parang, medyo contradicting, pero parang, ganun yung dating sa akin. Na, pero ano mo tawag ko dun dati? Ang tawag ko dun dati, gut feeling. Ayun. Dito ko nararamdaman eh. Talaga eh. So, pag may gagawin ako dati, parang hindi okay to ah. And then I don't do it.
And then tama naman ako. I don't know why, pero parang superstition na eh. Kasi there's no scientific explanation na huwag mong gagawin yan para nararamdaman mo lang. And then, hindi ko ginagawa. And if I do it, it doesn't matter kung I pay for it now, pero I will pay for it later. Hmm. Hindi immediate yung punishment, pero mamaya-maya, it will go back to me. You know, parang ganun. Parang karma na rin. Pero, yeah, so I owe my life to just listening to my gut. That's good. Pero yeah, this is the definition na find out who you are. It's values first, and then you build yourself through what you learn. Yun ang iniisip ko. So yung value, ano yung parang in one word, ano yung value na nag-push sa'yo na wag maglimos? Mga integrity ba? Parang to put it in words. Kasi tulad ko before na wala akong idea ng bang values pag sinabing values. And para lang magets ng listener na bago sa concept ng values. So ang mentality ko daw na I'm not gonna explain it through my level of thinking now. I'm gonna explain it through my level of thinking then. Yung mentality ko ng dati, pwede lang malimos ang hindi kayang magtrabaho, hindi kayang gumalaw, at talagang wala ng pag-asa sa buhay. Pag kami may namamalimos na teenager or something, yung mga ganon, iniisip ko, ba't hindi ka nalang maging bagger sa grocery store? Ba't hindi ka nalang magtrabaho sa dollar store? Ba't kang bababayin sarili mo para mamalimos? Meron akong isip na nung bata ako na you are physically capable of earning. Ba't mo gagawin yun? Para bang sinayang mo yung binigay sa'yo na katawan. Yun ang pag-iisip ko dati. Nung tumanda ako, nag-iisip ako mabuti, did I do it out of pride? Kasi baka sabihin, makakita sa akin ng mga dati yung kalalao, tira mo yung tao niya na mamalimas na. Did I do it from that? Tapos nag-iisip ako, hindi. Kasi wala akong pakialam sa kanila na parang bad trip din ako sa kanila eh. Nung umalis ako, nung bago ako umalis, marami akong kaibigan. Nung umalis ako, wala akong kaibigan. Walang tumulong sa akin. So, bad trip ako sila. So, no, I didn't do it for that. Did I do a lot of pride? Diko, medyo sa king ko. Tapos nag-isip ako mabuti. Nung bata ako, like 5 years old, 4 years old, ganun. Ano yung mga tinuro sa akin nung batang bata ako? Kasi doon ka pinoprogram, di ba? Oo. Kung mabuti yung nagtuturo sa'yo, ang hindi na download sa utak mo is asikosuhin mo yung katawan mo, asikosuhin mo yung utak mo, asikosuhin mo yung buhay mo. If you break it down, di ba? Yung ganun, di ba? Tapos asikosuhin mo yung future mo. And isa pa doon is like, lalo na sa Pilipinas, you have to care of what society thinks of you. Di ba? Para ba sabihin, kakaya naman sa kapitbahay, kakaya naman sa lola, kakaya naman sa ganun, di ba? So, para sa akin, na-program sa akin na kailangan kong angat yung sarili ko ng means na hindi nakakahiya. Kasi pwede naman ako magbenta ng drugs, but hindi ko ginawa. Diba? Pwede naman akong magnakaw, but hindi ko ginawa. Yung mga ganun. So, mga ibang tao sinasabi sa akin, ito nga, dito ko naasar eh, sinasabi ng mga tao, oh, you're no fun, you're too honest. Parabang pinupush ka nila na parabang, alam yung peer pressure, parang ganun. Oo, ganun. Ngayon, para sa akin, medyo na, sa totoo lang, parabang, yung, I feel the pull, na parabang gusto kong gawin yon just to please somebody, kasi may pagka-pleaser ako eh. Yung ganun. So, pero na-avoid ko talaga yon kasi naiisip ko yung repercussions. Anong mangyayari pagkatapos kung ginawa yon? Either mahuli ako o hindi, anong mararamdaman ko pagkatapos? Kasi hindi na ako 16 eh. Pwede na ako makulong eh. Diba? So, yun ang iisip ko talaga. So, yun.
Pero the what really helped is nung yung mga naturo sa akin nung batang-bata ko, it doesn't matter kung sa parents ko, sa guru ko, sa mga trabador sa company namin, sa mga tatay ng kaibigan ko, nanay ng kaibigan ko, it doesn't matter. Kasi sa community natin, if you think about it, ang community na lumalago, yung mga matatanda, tinuturo yung mabubuti sa mga bata. Kahit na malilit lang yun, natatandaan pa rin ng bata yon. So, nung tumanda ako, I don't know, but as think ko yun na nagbuo sa akin na hindi ko gawin yung mga yun. Para bang yung kanina, sinabi ko sa'yo, ba't ka na guilty ba sa video games yun? Tinanong ko sa'yo, tapos sabi mo, hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung gano'n, wala nang ba nagsabi sa akin gano'n. Pero nag-isip ako mabuti. Maybe there is. Baka nakita mo sa buhay ng isang kaibigan mo na hindi nag-video game na asensado siya masyado. O baka naman, alam mo yun, may makikita kang konting-konti na sa dulo ng mata mo. Those things, ang laki ng influence. May naalala ako. Yeah. Nung bata kami, okay pa kami nung ano, yung family, hindi pa broken nung times na to. Pinagsasabihan kami pag antagal na namin naglalaro. Tingin ko, baka yun. You know what's funny? My dad never stopped us from playing video games. Yung papa ko, hindi. Hindi niya tinitigil. Okay lang, sige, laro lang. Talagang, walang tumitigil din sa amin. Pero sa akin, naisip ko rin yung nangyari sa'yo. Kaya tinatanong ko sa'yo kanina eh. Kasi sa akin, wala nagsabi sa akin masama eh. Pero yung pagbabawal sa amin, hindi siya parang talagang, enforcing. Parang sinisita lang. Yeah. Tapos pag sinita ka, hindi ka tumigil, naglaro ka pa rin, sitayin ka uli. Hindi ka pa rin tumigil, sisitayin ka uli. Tapos pag hindi ka pa rin tumigil, papatay na yung TV. Yun na. Baka yun, subconsciously, baka yun yung isa sa mga reason kung bakit ako ganun sa video games. Pero ano eh, kahit sa ibang bagay din, tulad ng pag-iinom, baka na ano na lang, isa yun sa mga values na na-instill sa akin growing up. Isa sa magagandang values na na-instill sa akin na hindi ako aware. Oh. I mean, nadaladala ko. Alam niyo sa akin, yung pag-iinom, yung lolo ko, lasinggero. Hmm? Pero ano yun, he's a matalino yun. He's ano siya, United Nations scholar yun. Yung inventor yung lolo ko. Matalino yun. Lasinggero. Naubos niya, ano, 24 case ng sa meal. Grabe. Every night, ako bumibili sa kanya. Iniligay pa sa may sidecar ng bicycle. Mm-hmm. Tapos bibigay ko sa kanya, bibigay niya yung sukle sa akin na, tuntua ako. Pero everyday, naalala ko, 24 case yun. Pagkatapos ng trabaho niya, nandun siya sa may second floor na hindi gawang bahay. So, ano lang, natitira lang doon parang platform, tapos konting pader. Nandun lang siya sa umiinom ng beer. 24 yun, everyday. Yung airpot ko, hindi umiinom. Kasi, yung lolo ko, paglasing, ano siya, yung lagi niyang pinapagalitan ng airpod ko. So, na-program sa airpod ko na para bang hindi maganda yung uminom. Ako naman, nung lumalaki ako, hindi ko nakikita kung uminom yung airpod ko. Pero yung kapitbahay namin, nakikita ko uminom sila. Tapos nag-iingay-ingay sila, hindi ko nagustuhan para bang, ayoko naman ugali paglasing. So, hindi ako uminom. Para bang hindi naging positive, ano, yung reinforcement yung uminom. Nung naging teenager ako, nung lumalabas-labas kami, pagka na umiinom yung mga kasama ko tsaka ako, have fun, di ba? Yung parang masaya, ganun, di ba? After 18, nung umiinom ako, napasin ko parang, hindi na masaya to, ah. Masaya lang pala uminom pagka sa environment. So, tas yun, doon talaga I avoided it. Pero may tatanong ko sa'yo, medyo mahirap ng konti ang sagutin. You know, yung topic natin is, Knowing yourself, di ba? Yung tanong ko sa'yo, kasi iniisip mo, knowing yourself. Yung tanong ko rin sa sarili ko is, if you know yourself, do you know who you want to be? Ang naisip ko dyan, magandang example is pagiging faithful na partner. Gawin ko example dyan. Ngayon, nagigets ko na kung bakit medyo nagigets ko na kung bakit may mga lalaking napapadala ng tukso, nagiging unfaithful. Para sa akin, it's because of the parang human biology kasi ng innate na sa tao ma-attract sa opposite sex.
ang pinakaiba lang, yung taong yun, nagpadala sa biology niya. Kumbaga, ako, hindi ako magiging plastic. Kung merong attractive woman na lalapit sa akin, alam kong may tendency rin akong magloko. Pero, knowing that, or exactly by knowing that, yun mismo ang dahilan kung bakit mag-exert ako ng extra effort na makaalis dun sa situation na yun para din ako magloko. Kasi alam kong capable ako eh. So, gusto kong maging faithful. Yun yung the type of partner I want to be. Gusto kong maging faithful. And I think yung knowing yourself on sa example kong yun, kumbaga, I know myself. Kilala ko yung sarili ko na may capable ako of cheating. That's why mag-exert ako ng extra effort na wag gawin yun. Kasi the person who I want to be is taong hindi nag-cheat. Isang example lang yun na naisip ko on the spot. Oh, sa mga listeners, kung gusto niyo matuto na hindi mag-cheat, may isang technique ako dyan. Usually, pag yung mga tao nag-cheat is to boost their confidence kasi may taong attracted sa kanila. Mm. So, for example, let's say you're a guy, tapos lalapitan ka ng babae, and then, let's say natin nag-pag-flirt sa'yo, lalandi ka, it's up to you to put it to the next level or not. Diba? Mm-hmm. What I do is I just take that as a compliment. If you only take that as a compliment and you use that to make yourself feel good and then to raise your confidence and to raise your own value, but that's it, panalo ka. Other people, pagka nakuha nila yon, let's say, there's stages. So there's confidence and there's lust. Mm. Diba? You got nilapitan ka na isang tao kasi attracted sila sa iyo. Diba? After that is a sexual attraction. First one is physical attractiveness sa mata. Second one is physical contact through sexual means, diba? Okay. Whatever, wait, right? So for visual and then physical, ganun. Visual and then physical. I never let it go past visual. So when I go visual, and I just take the compliment, and that's it, and I just raise that to boost my self ego, or self confidence. Ang sarili mo lang, syempre. Kasi what's gonna hold you back from that? Yung talagang from pushing to yung talagang magtitigil sa'yo na pumunta sa may sexual thing is yung belief mo sa sarili mo. Oo. Kasi yung mga tao nag-cheat and yung mga ganun yung mga tao, after they do that, they feel like shit. Diba? Kasi ito yung problema sa mga tao ngayon. I can say now because ganun din ang ginagawa ng generation namin tsaka yung generation din dati. I couldn't say that. Siguro mas pa yata yung mga dati kasi walang internet, hindi sila mahuhuli. Anyways, they take a sexual contact as a casual thing. Hindi nila iniisip na sexual contact is intimacy ng body, mind, and spirit. So, and then some people just chase the dopamine release of that. Yung para bang gusto lang make themselves feel good. They're doing it for themselves, really. Mm-hmm. What's gonna stop you is your values and your belief from going through that stage. So if you just stop and take that as a compliment, okay ka na. You win. Past that, you lose. Yun lang yun. So it's not hard. It's not really hard to do that thing. It's not hard. Yeah, something as simple pag may temptation, knowing yourself, kaya mo sabihin, no, that's not me. Parang hindi ako yung type of husband or boyfriend na nag-give in sa temptation. Mm-hmm. That's not me. That's not my value. Parang yun nga, yung you know who you are. Kaya mas madali tuloy para sa'yo na i-resist yung temptation kahit ando na sa harap mo. Yeah. Ano ba sinasabi ko sa girlfriend ko? Na inamin ko sa kanya, napapatingin pa rin ako, sabi ko, napapatingin pa rin ako sa iba, pero out of ano lang,
instinct ba? Basta ba, ang reasoning ko lagi, ano, out of your own biology na yun nga. Yeah, totoo yun. Ginawa ang tao to be attracted to the opposite sex. Ang sinasabi ko sa kanya, pag napalingon ako isa, sige, okay yun. Pag hinabol ko ng lingon ulit, ibang usapan na yun. yeah. Yung sinasabi ko sa, yun yung sinasabi ko sa kanya. And I think because of that, mas kampante siya sa akin every time na hindi niya ako kasama. Hindi siya bantay sarado eh. Although inamin niya dati ganun siya sa mga past relationship niya. Ngayon, siguro confident siya dahil nga dun sa transparency ko na yun. Kasi sa kanya ako mismo sinasabi. Maganda yun. Pero yung mga pantao, mali pagkasabi nila. Sinasabi nila out of yabang. Yung mga ibang tao, they say it out of like, para bang mayabang sila na, umiti ng babae, pero hindi ka naman ginagawin yun, di ba? If you talk to your partner na kausap mo sila na hindi mo sila kilala, na para bang, yeah, titingin ako, pero hanggang tingin lang, tapos hindi na ako titingin, o kaya minsan para bang, mapatingin lang ako, oh, curious lang ako, ganun. O minsan nakagulat lang, napatingin lang ako, nakas nagulat ako. Ganun. And then you just reassure your partner to say, hey, kaya look, pero oh, ay sabihin mo lang, oh, tingnan mo yun, no? Like with my wife, sabi, minsan nakakita kami na ano. Sabi ko, hey, tingnan mo yun, no? Sabi ko, titingin siya, oh, nga, maganda katawan. Oh, maganda na katawan. No. Pero ganun kami, yeah. Maganda yung katawan niya. Oh, maganda yung katawan niya. Ganun kami. Pero kasi inag-aaway yung mga partnership kasi either one is confident and one is not. No. or either way, right? So if you're the one that's more a jealous type, you have to really boost your confidence. Minsan, kate, yung all right, so I know somebody that is going out with somebody na this somebody is always jealous, right? So ang sinasabi ko sa, ang advice ko sa tao na nagre-reklamo sa akin, sabi ko, he's like that because of his insecurity. Because he, you know, para yung confidence niya ang baba, and he's so insecure of himself that he doesn't want to lose anything. He doesn't want to lose you. That's why he's like that. He's so insecure. If he's confident, he doesn't care what happened to you. Like, para mawala ka, walang problema kasi makakuha siya ng ibang babae o isang ibang lalaki. Diba? That's what confidence does. And that's what insecurity does. Or that's, kilala niya yung sarili niya na hindi siya yung tipo na nagbumukmuk lang sa isang sulok pag iniwan ng iba. Diba? Yeah. Kung yung mga taong kilala nila lang sarili nila tapos inayos nila, yun ang pinakamaganda na kasama. Oo. Diba? Isipin mo, kaya sinasabi ko sa taon to eh, buti nalaman mo to hamang bata ka pa. Kasi yung mga ibang tao, kasal na, may anak na, doon lang nalalaman at sisisisi sila. Pero yeah, like for the question I asked earlier, like who you want to be, isang minsan tinatanong ko ibang tao doon, sige, who do you want to be? Like, who do you want to become later on? Sinasabi, oh, I want to be rich. I want to have a house. I want to have two car park garage. I want to have like a Maserati, mga ganon. So those are material things. Those are accomplishments. Who do you want to be, man? Matutulala. And then hindi lang masagot. Kasi para sa akin din nahirap sagutin eh. Kasi it goes back to full circle. Diba? Who you want to be. Who you want to be is the clarification of your values in the beginning. Diba? Kung ano yung value mo ng pinakauna, who you want to be is the person that lived by the values in the beginning. No. Diba? Kasi porque nagkaroon ka ng value, hindi naman ibig sabihin nun na solid na every single day of your life, nasusunod mo yung value mo na yun. Yeah. No? Ganda na. Yeah. Pero hirap na sagutin na. Oo. Ang hirap pag-isipin na the end point is the same as the beginning. Yeah. The only difference is yung end point is, well, first of all, walang end point. Kasi, di ba? Yeah. Pero hypothetically, yung end point is yung product nung pinagdaanan mo from the start. Oh. Pero yung mga tao ganito,
Meron akong naisip din. We talk about values a lot, pero may mga ibang tao, katulad ko, we don't even know our values. Diba? Ganun. The easiest way to do that is build yourself a code. Para sa akin, kasi ginawa ko nung una, bata-bata pa ako nun, I build a warrior code. Tawag ko itong warrior code para ma-hardcore, pero hindi naman hardcore. wala namang papatayin. Pero sinulat ko dahil sa journal ko. Nag-journal ako lagi that, ano, ng everyday, sinusulat ko. Kumuha ako ng code na ano, na you sharpen your sword. You sharpen your sword is you're sharpening your skill. Diba? Yun ang, alam ko, nakakatawa, corny, kasi sabi ko gano'n, ano, a warrior code, tapos sabi ko, sharpen your sword, get ready for battle. Pero totoo lang, parang hinayag ko lang yung sarili ko. Kasi ako lang mag-isend sa susulat eh. Pero pag minasa ko yun, siguro matanda na ako, tatawa ako gano'n kasi wala namang kalaban. Anyway, sabi ko, for me, sharpen your sword. Sharpen your sword means sharpen your skill. Your skill, that's the thing God or whoever you believe in gave you. You use that to persevere through life. Kung anong trabaho mo, kung ano-ano. So you use your talent kasi that's where you're most likely your passion is gonna be. So, yung talent mo na yun, not your passion, but your talent, that's what you sharpen. Yun yung gagawin mo, and it will lead you somewhere, either designer or whatever, podcasting or something like that. And then from there, that's your purpose. You know, your skill and purpose is, they're totally different. Diba? So, you have to build yourself a code. If you don't know anong value mo, okay lang. Pero kailangan meron kang sarili mong code na kailangan mo sundan. Yun ang advice ko sa mga taong nahihirapan. My final point is parang narinig kong example lagi ang mga athlete na nagre-retire either dahil sa injury or ganun, na yung kung sino daw kasi sila is nakatied dun sa kung anong ginagawa nila. So pag nag-end yung career nila, it goes south, or kaya tuloy may mga athlete na sobrang okay sana ng buhay pero nagiging either addict or alcoholic kasi nakatali yung kung sino sila dun sa ginagawa nila. So nung natapos na yung ginagawa nila through yun nga, injury or accident, hindi na nila alam anong gagawin nila tuloy. Yeah, but there are other athletes na alam nila yon. So they did the right job. One example is George St. Pierre, GSP. Nung natapos yung career niya, UFC fighter to si George. Yeah, para alam ng listener. Pinag-isipan niya mabuti kasi ang dami mga boxers. Like I follow boxing a lot. And I follow a lot of fighting. Marami mga fighters na yun ang nangyayari because they are, yung identity nila nasa personality sa pag-aaway o sa sports nila, na career nila. Pag-retire nila, they don't know who they are. So, they go back sa sport na yun, tapos sila, mananakaw sila, mali-demolish sila, ganun-ganun, di ba? So, yung mga ibang athletes, katulad ni George St. Pierre, ni, I forgot the other boxer's name, pero ano, from the 80s, ginawa nila, they transitioned their actual thing to something else. Kasi yung talent nila hindi naman talaga boxing eh. Yung talent nila is something physical and mental, di ba? So you just have to put that talent somewhere else. Hindi naman para nakatanta ko yung talent nila eh. It's being technical on something physical. So nalaman nila yon and then they transition somewhere else. So either business or anything, yung aggressiveness nila sa ring, they put it in business, di ba? Yung critical thinking nila sa sports na kunyari football, yung game planning nila, they put it in real estate, yung mga ganun. So yun may marami mga successful na sports athletes na nag-transition na paano. Some other people talaga yung because they don't know how to do that, yun ang problema, yun ang nangyayari, they go back to what they used to do. Sobrang ganda, no? They know themselves enough to be able na dalhin kung sino sila doon sa susunod na gagawin nila, hindi yung kung ano yung ginagawa nila ngayon, yun lang yung dadalhin nila. Yeah. That's really good. Parang yun yung parang isa sa naisip ko na pinakamagandang example kung bakit dapat kilala mo yung sarili mo. Although dati, akala ko nga na parang wishy-washy
eme lang yung knowing yourself. So hopefully sa listeners na ganun din yung feeling sa concept of knowing yourself, eh nagkaroon ng light sa concept na ano, kailangan ko makilala ang sarili ko. Anything else you want to add, bro? Oh, no, that's it, man. Okay. But thanks for having me. Yeah, this is a good topic. Hindi ko nakalam magiging ganito yung trajectory ng episode, pero it's good. Daming na-cover. Yeah. Alright, so I hopefully sa mga listeners na nakinig on this episode is marami kayo napulot, and gusto ko lang ulit i-mention yung progress ng podcast so far. So hindi na ganun ka ka-frequent yung uploads, pero I'm definitely sure na the podcast is here to stick around indefinitely. So forever, habang buhay naman. Habang may buhay, may podcast. That's good. Ganun. And gusto ko lang i-encourage yung follower, yung listeners natin, kung di pa kayo nakafollow sa socials ng podcast, either Facebook, Instagram, and YouTube, feel free to follow. Nakakatulong yun na ma-spread yung word ng podcast and ma-encourage din yung ibang tao na ma-expand yung mindset nila, kung feeling nila naliligaw sila. We're all in this together, you know, figuring out ano ba yung mindset. So, Philip, may parting words ka ba sa listeners? Just keep following the podcast, and also yung mga taong I know why you guys are listening to the podcast, because that's why kung bakit ako nakinig sa podcast is because I was looking for a solution for a problem. Yung mga problema nyo, lahat may solusyon. Lahat ng problema ng tao na solusyon na hundreds of years ago. May mga bang tao dyan na iniisip nila na wala na silang solusyon sa problema, na nagigive up na. Don't give up. The information is out there, especially sa internet. Just search, and then kahit 1% lang na magaan ang dibdib nyo kasi may narinig kayo, just do it. Just keep searching. Information is out there. Yeah, that's nice. The type of content you consume is key. Parang ganun. So, alright guys, thanks again for listening kung umabot kayo hanggang sa point na to, and until the next episode.